pinataang upo. Ito po yung mga aking gagamitin na mga ingredients. Ito po, meron po tayo dito ang bawang, sibuyas, siling haba. Ito po yung unang tiga ng gata. Ito po yung ating panahog. Yung ating pong pampalasa, shrimp cubes, magic sarap, patis, garlic salt, and then po, mantika na ating panggigisang. Ito po yung upo na ating pong lulutuin. Pakita ko po sa inyo ang paggawa ng upo. Ito po, hiwain nyo lang po yung upo na ganito. Balitan nyo muna po siya. Yung iba po, kinakayas lang. Ako po, iyokong kayasin. Gusto ko po, balitan siya. Balatan na po na ganito, kain nyo lamang po. Ang ganito. Ganun lang po, paulit-ulit lang po. Hintayin po natin ito na matapos. Ngayon po, ito na po siya na hiwa na po lahat. At tayo po ngayon ay mag-uumpisa ng mag-isa. Ito po, ito po tayo ng kawali. Kailangan po natin uminit ang kawali para makapag-isa na po tayo. Ito po, mainit na po yung ating kawali. Lagyan na po muna natin itong karne. Para ma-absorb po niya yung tubig po ng karne. Bago po natin siya iparito. Lagyan ng mantika. Lagyan na po natin siya ng mantika. Mintang krap po. Mubura na rin po natin ang iodized salt para may lasa na po ang karne. Hindi lamang po natin ma-absorb yung tubig na ito kasi may baon pong tubig ang karne. Kaya alamang po natin ito ma-absorb. At kapag po ito ay natuyo na, yung pinakatubig niya, saka po tayo maglagay ng mantika para sa pagbibisa. Ito po, kanya nyo, nagkaroon po siya ng na-absorb na po niya yung tubig niya, yung sariling tubig niya. Ngayon po, nagmamantika na po siya. Kaya alamang po natin na maluto po sa sariling niya mantika. At kung magkukulang, saka po tayo magdagdag. Para po banayad lamang yung kanyang pagkakalambot. Ang ginamit ko nga pala po dito ay ang yempo. Kasi masarap po kasi yung panahog ng yempo, malambot-lambot, saka may taba-taba po siya. Ngayon lamang po ulit natin siya maging golden brown, saka po atin siyang balikan. Po
sa susunod natin gagawin pagigisa. Pwede na po ito. Kasi makamalilipis na po. Iwa na gusto natin talaga. Kailangan ko natin itong matosted mag-organ brown. Sunod na po natin itong sibuyas. Kamatis. Sibuyas po. Kasi nasa isip ko ang kamatis. Kalimutan ko po sa disenyo. Kamatis. Isang ingredients. Pumulog na po natin ito. Ito po natin itong panahog. Po natin itong upo. Lagyan na po tayo ng pampalasa. Ang salampo. Ipura na po natin ang na po nito. Ayan, ganyan lang po. Kung sa po yan na magtutubig, hintayin po natin siya, takpan po natin. Kasi magtutubig po yan, hindi tayo maglalagay ng tubig. Kung sa po magtutubig yan, atin po siyang takpan at atin po balikan mamaya-maya. Ganito po, atin siyang balikan. Nagtutubig na po siya. Lumalabas na yung natural na katas po ng upo. Ngayon po atin na po ilagay ang ating gata. Yung unang tiga ng gata. Para po lumasa na dito sa ating upo. Kailangan po natin matuyo-tuyo ito. Lagyan na rin po natin ang ating siling haba. Yan po atin po siyang takpan. Isay po natin siyang matuyo ng konti. Maglalatik ulit po yan. Gaya na lagi kong paulit-ulit sinasabi. Okay po. Ngayon po atin po tingnan. Yan po. Wow! Ingredients, ginataang upo. Hintay pa po natin ito ma-absorb pa po yung tubig niya. Yung pong gata. Pinakita ko lamang po sa inyo. At ito po sa tikman. Kung okay na sa lasa. Kaya
yan sa lasa. Hintayin lamang po natin ma-absorb po yung sabaw na yan. Para po matuyo-luyo siya. O, ayan na po. Naglatik na po siya at konti na lang po ang sabaw. Tapos nasabi ko sa inyo na maglalatik siya at po konti ang sabaw. Ngayon po atin na pumatayin ang apoy. Paano po? Papaalam na po ang inyong kakusirerang lakotsera. At kung kayo man po ay napadaan sa aking channel at nagustuhan nyo ang aking ginagawang pagluluto, please subscribe naman po and hit the notification bell and like and share para po lagi kayong updated sa aking gagawin video. Maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat. Stay safe. Bye-bye!